meron pong pera sa YouTube. Gusto ko po itong sabihin sa inyo dahil ngayong araw na to po, ngayong araw na to, hindi ko makalimutan, hindi ko tuwawalain. Ay kumita po ako ng 18,000. Kaya na po natin ang ating sweldo sa YouTube. La 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 la. Welcome back po mga kapatid sa ating channel. Kung kayo po ay bago rito, please subscribe. Tapos i-hit niyo po yung bell button para po ma-notify kayo sa mga bago kong video. So, ngayon mga kapatid, pag-uusapan po natin ay sweldo sa YouTube. For today po, mga kapatid, makikigaya lang ako na akin pong i-showcase na akin pong sweldo sa YouTube. Ayan na, mga kapatid. Bayad sa paghihirap at pagpupuyat. Ayan, pag-iisip kung anong content ang gagawin. Ayan o, ang aking asawa ay natutuwa siya kasi simildo na kami. So, isa po akong guro by profession, mga kapatid, kaya lang sa pagtaas ng mga bilihin at pagbaba ng ekonomiya sa Pilipinas, kailangan ko pong mag-isip ng sideline. At isa sa mga makinang sideline ay ang vlogs. So, alam natin na ang YouTube po ay meron pong policy na kailangan mo makahit ng 1,000 subscribers at kailangan ang mga viewers mo ay manood sa'yo ng 4,000 hours equivalent of 240,000 minutes sa loob po ng 12 months. Kaya, mabigat po yun, mga kapatid. Napakabigat. So, kailangan mo munang magkaroon ng 1,000 subscribers at manood sa iyo mga tao na 4,000 hours. Kaya, ang gagawin niyo po, kumuha kayo ng content na napakaganda na kapanu-panood para ganahan yung mga tao na mag-subscribe at ganahan silang manood sa inyo. April 11, gulat po ako nung nanood ako sa aking channel, biglang may chowking. Ginalingan. Ayan, so, may chowking na kagad. Natuwa ako, ay salamat, meron na akong ads. So mga kapatid, nung may ads na po yung aking channel, tuwang-tuwa po ako, no? So, sabi ko, ay, kikita na ako nito. Kaya lang hindi ko alam kung paano ba yung kumikita naman talaga ang aking channel. So, ang YouTube naman po ay napakagandang boss. Bakit? Dahil araw-araw, ina-update ka niya kung magkano ang nanood sa'yo at magkano nanood sa'yo. Ilan ang nanood sa'yo, magkano kinikita mo, meron po yung sariling analytics. So, napaka, ano po, no? Nung una ko pong araw na nagkaroon ako ng ads, kumita agad ako ng $1.8. So, magkano naman yung $1.8? 90 pesos. Tutuwa ako, sabi ko, parang may pera nga sa YouTube, ah. So, kinabukasan naman, kumita na naman ako ng $1.3. So, piso. Sa isang dolyo, lang. Dandahan po. So, sa kabuuan po ng April 2019, mga kapatid, kumita po ako ng $80. So, magkano yun? 4,000. So, $80. Tapos, pag umabot pala ng $10 ang iyong kita sa YouTube, noong April po, ang kita mo sa April ay magta-transfer, magre-reflect doon sa Google AdSense mo. Sa mga petsa ng, yung April ko, nag-reflect doon mga petsa G's yata. G's. May 10 ng May, makikita mo na sa Google AdSense, makikita na ako 80. So, nung May 12, nagpadala ng ganito Google AdSense PIN. Yung PIN, para ma-verify yung address. Nagpadala po sila sa akin ng ganito, mga kapatid. Kaya lang, yung aking nilagay doon na address ay may sala pala, walang Philippines, ay walang Cavite, kasi Cavite ako.
walang Cavite, hindi po nakarating. Ano? Kawawa naman ako hindi nakarating. So, pinadalahan ako ng ganito, hindi dumating. So, ang akin pong kinita noon ay 80. Kahit po dumating yung mga kapatid, hindi ko parang po mawi-withdraw. Kasi ang threshold na tinatawag yung ipunan ng kita ay kailangan magka $100 ka para syolduhan ka ng Google AdSense. So, ganun po yung mga kapatid, no? So, yun na nga. So, hindi po dumating. So, ang akin pong channel, may ads lagi, may ads. Ganyan, ganyan. Mga Chowking, mga Jollibee. Jollibee ba? Mga Tala. Yung mga ganyan, napakadaming ads, no? Nakakatuwa. So, dumaan po ang May. Nung May 12 na po, ay, yun na nga, may nagpadala na lang ganito. Natapos po ang May, walang dumating kasi mali na yung aking address. At kumita na naman po ako sa May. Kumita naman ako sa May ng 290 yata yun, $290. So, naipon naman yung $70 plus $290. So, total-total po ng mga kapatid ay naging $373. Ayan. So, binago ko yung aking address doon sa settings ng Google AdSense. Tapos, nagpa-resend po ako ng PIN. Ayan po mga kapatid. So, nung nagpa-resend po ako ng PIN, ay inantay ko. Sabi ko, darating naman siguro yan. Nung kalaunan, baka hindi po kayo maniwala mga kapatid na sa akin ko ito, mapakita ko po sa inyo na pangalan ko. Ito po pangalan ko. Ma-verify ang ating address. Pero tinakpan ko po ng scotch paper? Scotch tape pala. Ayan, ito po yung mga paraan kung paano natin ma-verify ang ating pong PIN. So mga kapatid, nung dumaan na po yung May, mga kapatid, nag-June na. Tapos nung June na, dumami po ang issue doon. Malaki po ang kinikita ko nung June na. Nag-$10 na ako, nag-$20 na. Minsan pa nga, isang araw, kumita ako ng $120 nung po ako mga kapatid. Kaya lang, pinasok ko po yung industriya ng pamukopya. Kasi ang ibang channel, nagtuturo na pwede ka rang kumita sa pamukopya ng channel. Copy-paste. Magbablogs po ako mga kapatid tungkol doon kasi nagbabago po ang policy ng YouTube. Baka po maulit sa inyo, panoorin niyo po yung aking vlogs tungkol doon mga kapatid. So, nabiktima po ako nung June 20 dahil naka 20 copy-paste po ako ay nawala po ang ads doon sa aking channel. Nawala po mga kapatid. So, para akong namatayan dahil doon po talaga ako sabi ko sayang pinagpagulan po. Napakasayang. Ngayon, sabi ko okay lang yun. Talagang siguro talaga hindi para sa akin. Ngayon, nung 25, habang ako nagtuturo, biglang nag-text yung asawa ko, nag-chat pala. Sabi ko, naku, parang may good news ah. Sabi niya, dumating na. Sabi ko, naku, AdSense ito. Pagtingin ko sa picture, AdSense na, mga kapatid. Sabi ko, sayang naman, dumating yung AdSense, na-terminate na ako. So, ano lang gagawin ko? Sabi ko, baka naman bayaran ako ng YouTube o baka naman dahil may violation ako, baka naman gawing zero. So, sa sobrang burden ko, sinya ko sa mga kaibigan ko, wala na akong YouTube channel, wala na, hindi na ako mag-surveillance siguro nito. Kaya lang, mabait pala ang YouTube mga kapatid. Mabait, no? Mabait. Dahil kita ko na yun nung April at saka May, siguro pinagbigyan ako, hindi naman nawala. Tapos, nakapasok pa lang ako sa ating Google AdSense, mga kapatid, at na-enter ko po yung PIN. Ito po. Ang PIN po ay 6-digit numbers na ipapadala sa iyo para po ma-verify na ikaw talaga yung nakatira sa address na yun. Para po makita paano mo yung YouTube. Yung sahod mo, ibibigay sa iyo. Ayan po. So, in-enter ko po mga kapatid kaagad kasi sabi ko, pera to. So, ibig sabihin, sa madaling sayo mga kapatid, paikot-ikot lang po yung parang, sabi ko parang hindi rin ko process ah. May internet naman, malakas may internet. So, hinayaan ko lang mga kapatid.
Noong gabing yon, nag-message yung Google AdSense sa Gmail account. Sabi ay, check your PIM payment. So, chinek ko mga kapatid, ang sabi ng Google AdSense, we have sent the payment. Problema naman ngayon, ako, we have sent the payment. Ano kaya gagawin ko? Wala namang resibo doon. Wala namang code na ibinigay. Wala namang nag-text sa akin. Ano kaya gagawin ko? Pupunta kaya ako sa tawag ito, sa Western Union. Kaya mga kapatid, buti na lang, may mga nauna sa aking YouTuber. Tinignan ko, yung mga sikat na YouTuber, wala silang sinasabi. Buti na lang, may mga hindi sikat, mga kapatid. Yung hindi sikat, nagturo kung paano i-print yung dadalhin mo papunta sa Western Union. So, i-click mo lang naman pala, mga kapatid, yung i-click mo lang naman pala yung tawag ito, yung transaction, lalabas po yung ganito, mga kapatid. Google Payment Receipt. Pagpindot mo dun sa transaction sa Google AdSense, lalabas po yung receipt. At ang pinakamahalaga daw po sa receipt na ito, mga kapatid, ay ang sinasabi, MTCN, Money Transfer Control Number. Kung meron ka na ito, wala kang talo. Makukuha mo talaga, mga kapatid, sa Western Union. So, nung tinignan ko, ay salamat, meron pala mga vlogger na, no? Thank you sa vlogger, nalimutan ko yung pangalan. So, ayun po, dinala ko po sa Western Union, nag-print pa nga po ako ng ID, mga kapatid, ito. ID ko. Yung ID mo dapat naka-address doon sa talagang nilagay mo sa Google AdSense na address. So, pagdating ko doon, kwento-kwento, sabi ng isa, hindi daw pwede. Hindi ko raw pwede kuhanan yung aking sound sa YouTube doon sa Western Union. Tapos nag-usap-usap sila. Sabi ko, meron naman po yung MTCN, kahit hindi ko alam na ano yung MTCN na yan. Sabi ng isang babae, pwede yan dito, pwede yan dito. Tapos tinanong ko kung magkano ang palitan, 50.6, mga kapatid. Mababa ba yun? Hayaan mo na. First time po, mga kapatid, in the history of my life, nasimail ko ako ng 373.07. Mas malaki naman po ang sahod ko dito. Siguro ang sahod ko po ay nasa mga $500, mga kapatid. Kaya lang, dahil po sa hirap ng buhay, marami po akong loans at kung ano pa, akin pong sinasahod sa akin pong sweldo sa aking trabaho ay $100 lang. Kaya kulang pa pambili ng diaper ng anak ko. Diba? Kaya, thanks to YouTube. Salamat po YouTube, Google AdSense, sa lahat ng inyong kabutihan. Dahil gumawa ka ng platform na ganito, thank you. So, ayan po mga kapatid, $370. Kuhanin mo lang dun sa, kuhanin mo lang dun sa teller, bilang ng pera. Papakita ko na po mga pera, mga kapatid, sa inyo, ha? Ito po yung pera na nakuha ko. Ito naman po yung pera, ito, hindi na pa makita kasi ang pera naman sa Pilipinas, 1,000 ng 1,000, at 500 na marami. May mga 100, may 20. So, hindi po ito pagmamayabang, mga kapatid, baka i-hold up ako nito, lit-lit naman ito. Hindi pa po ito marami, pero sana ay palating ng panahon, nadami po ito. Gusto ko pong encourage yung iba na may balak po na maging YouTuber. Kasi, hindi po ito joke-joke lang. Legit po ang pagiging YouTuber, mga kapatid, at meron pong pera sa YouTube. Gusto ko po itong sabihin sa inyo dahil ngayong araw na to po ay ngayong araw na to hindi ko makalimutan, hindi ko ito wawalain ay kumita po ako ng 18,822.52. Nalagay ko dito ang aking sahod, mga kapatid. So, para lang sa thumbnails, tingnan ko kung paano ko gagawin. Okay! So mga kapatid, hindi po ito pagmamayabang. Sa lahat po ng sumuporta ng channel, salamat po. Ang komunidad po ng mga YouTuber ay pwede po magtulungan. So tulungan lang po yan, tulungan lang. At kailangan po mahalin nyo ang ginagawa nyo, hindi po na gusto nyo mag-YouTuber para kumita kagad. Sana po ay supportahan nyo ako sa channel na to. Pwede po kayong mag-request, mga kapatid, kung ano yung aking i-share sa inyo. Ano bang gusto nyo? Kaya ko po mag-tutor ng mathematics from basic to gitna ng complex. Yung mga mahirap, hindi ko po kaya. Pwede po akong mag-tutor
cover ng mga instrumentals at saka kanta kahit hindi ko magaling kumanta. So mga kapatid, yun po lahat, no? Kung meron po kayong mga tanong, pwede po kayong magtanong sa, siyempre, sa comment section. At pwede rin po kayong mag, i-contact niyo po ako sa aking Facebook account. Facebook ko ay Felger Tilos. Cute. Ay, hindi po gwapo, pero kumikita na. So, mga kapatid, salamat sa panonood. Please subscribe. So, subscribe niyo po ang aking channel para po sa aking anak. Thank you. Bye-bye. See you in the next video. Alright, see you in the next video.